bubuo sa sektor ng pananalapi. Mga institusyong bangko, mga institusyong di-bangko, at mga regulator. Mga institusyong bangko, institusyong tumatanggap ng salapi mula sa tao, korporasyon at pamahalaan bilang deposito. Mga uri, commercial banks, thrift banks, rural banks, at specialized government banks. Commercial banks, malalaking bangko, nagpapahiram sila sa malalaking negosyante at individual na tao para sa ibang pangangailangan. Mga halimbawa, Banco de Oro, Bank of the Philippine Islands at Metrobank. Commercial o commercial bank, ito ang pinakamalaki at pinakamalawak na uri ng bangko sa bansa. Ito ang bangko na nakikipag-ugnayan sa mga nag-iimpo, mga producer at kapitalista. Letter of credit, dokumento na nagpapaintulot sa may-ari na tanggapin ang salapi sa ibang bansa. Thrift banks, di kalakihang bangko, kalimitang nagsisilbi sa mga maliliit na negosyante. Pumapayag sila na magpautang sa pamahalaan sa pamamagitan ng pagbili nito ng mga government securities. Mga halimbawa, Philippine Savings Bank, Pacific Ace Savings Bank, China Bank Savings, at Wealth Bank, a Development Bank. Bangko ng pagtitipid, Savings, Thrift Bank. Mga di kalakihang bangko na kalimitang nagsisilbi sa mga maliliit na negosyante. Ang bahagi ng kanilang puhunan at depositong tinatanggap ay ipinautang nila. Kalimitan sa mga maliliit na negosyante bilang pantustos ng mga ito sa kanilang mga negosyo. Ang thrift banks ay pinapayagan din magpautang sa ating pamahalaan sa pamamagitan ng pagbili ng mga ito ng mga government securities. Rural banks, natatagpuan sa mga lalawigan na malayo sa kalakhang Maynila. Tumutulong sa mga magsasaka, maliliit na negosyante at iba pang mamamayan. Mga halimbawa, One Network Bank at Card Bank. Rural na bangko o rural bank. Ito ay nitag noong 1952 sa pamamagitan ng Batas Republika bilang 720. Ito ang pinakamaliit na uri ng bangko na nanalayong tulungan at suportahan ang mga magsasaka, mangingisda at maliliit na negosyante sa lalawigan o kanayunan upang magkaroon ng puhunan sa pamamagitan ng pagpapautang. Specialized Government Bank, pag-aari ng pamahalaan na itinatag upang tumugon sa mga tiyak na layunin nito. Special na bangko. Mga bangko ang pag-aari ng pamahalaan na itinatag upang tumugon sa mga tiyak na layunin ng pamahalaan. Land Bank of the Philippines. Itinatag sa pamamagitan ng RA number 3844 na sinugsugan ng RA number 7907. Layunin ito na magkapaloob ng pondo sa mga programang pansakahan. Development Bank of the Philippines, itinatag upang makabangon sa mapanirang ikalawang digmang pandaigdig. Itinatag upang matustusan ang mga proyektong pangkaunlaran, lalo na sa sektor ng agrikultura at industriya. Prioridad nito ang small at medium-sized industries. Development Bank of the Philippines, or DBP, unang natatag noong 1946 upang matugunan ang pangangailangan ng bansa na makatayo mula sa mapanirang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang pangunahing layunin ay atususan ang mga proyektong pagkaunlaran lalo na sa sektor ng agrikultura at industriya. Amana Islamic Investment Bank. Layunin itong paunlarin at tulungan ang mga Pilipino Muslim na magkaroon ng puhunan at mapaunlan ang kanilang kabuhayan. Ito ay may 8 sangay, head office sa Zamboanga City at 7 sangay sa mga nakasaad na lungsod. Al Amana Islamic Investment Bank of the Philippines. Ito natag sa ilalim ng Republic Act number 6848. Layunin ng bangkong ito na tulungan ang mga Pilipinong Muslim na magkaroon ng puhunan at mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Trust companies.
Inaasikaso ng bangkong ito ang mga pundo at ari-arian ng simbahan at charitable institution. Pandaigdigang Bangko, Asian Development Bank. Ang layunin na ito ay tulungan magkaroon ng pang-ekonomiko at panipunan na pag-unlad ang mga umuunlad na bansang kasapit ito sa pamamagitan ng pagpapautang ng pundo at tulong teknikal. World Bank, dating kilala sa tawag ng International Bank of Reconstruction and Development or IBRD, ito ay naglalayo na tulungan na makabangon muli ang mga bansang napinsala ng ikalawang digmaang pandaigdig. International Monetary Fund, IMF. Ang pangunahing layunin nito ay magkaloob ng pautang sa mga bansang kasapi nito, lalo na ang mga mahirap at umuunlad na bansa.